Praise the Lord. Let us pray, my dearest fellow countrymen, dearest brethren. Father, dearest in the name of dearest Jesus, I beseech you, Lord, bless my dearest fellow countrymen in Pangasinan, in this city of Ordanita, and neighboring cities, and all my dearest fellow countrymen throughout the country, dearest people throughout the world. Bless them, O Lord God. Cast out unbelief and doubts from them. Let them believe. Let them hear the glorious gospel. The power of God is to bind the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, with this great land, my fellow countrymen. Minamahal, it is written, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Minamahal, if you're going to listen, you'll be blessed with all the blessings, spiritual, material, physical well-being. Blessings that cannot be compared, that cannot be equaled by any material blessings throughout the world. Dahil, minamahal, sinabi ni dearest Jesus, Acts 10:38, we know how our beloved Savior was anointed in power and with the Holy Ghost, was casting out demons, healing the oppressed by the devil, healing the sick, because he was doing good, because God was with him. Satan, under the guise of his satanic ideology, wanted to enslave man. Gusto alipinin ng mga tao sa buong mundo. Hallelujah, maging alipin ng drug addiction hanggang babagsak ang bansa. Mahulog sa kamay ng mga drug lords. Hallelujah! Hallelujah! Marabigyan si Tadas, nagbibigyan ng cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, letagori ng krab-dab ng mga bisyo. Ngunit ang ibang ng Kristo, the power of God to salvation, ipag-aral. Hallelujah! Kasi sinabi ng Biblia sa Hebrews 2:3 and 4, how can you escape the fires of hell? If you neglect to get salvation, through the signs and wonders and miracles, and witness my gift of healing, my private evidensya, ang pagpapagaling ng mga karamdaman, gagaling karamdaman mo, na karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras, ikay mapatawad, ang karamdaman mo na kitong cancer, lukay mo at diabetes, let ori na karamdaman leprosy, let ori na karamdaman AIDS, gagaling sa pangalan ni Saul. Amen. And praise the Lord. May priba, may pagpapala, may kaputihan. O may kapapilitan, mapilitan ka maglingkod sa pamamagitan ng Panginoon. Hallelujah! Ang tao na dati, punong-punong ng galit dahil sa reliyon, walang napala sa mga reliyon kundi kabiguan. Hallelujah! Billions na mga tao na sa apoy ng impyerno dahil sa mga reliyon, ang kailangan sa Kristo, ang kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! For it is written in Romans 9, ni man must have the Spirit of God. Kailangan tao may Spirit ng Diyos. Ang walang Spirit ng Kristo di kanya. For this the Spirit of God that bears witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. Amen. Praise the Lord. Hindi mababago ang tao sa takot. Hindi mababago ang tao sa edukasyon. Hindi mababago ang tao sa reliyon. Siya ay mabago lamang sa kapalaran ng mabuti ng Diyos sa Espiritu ng Panginoon. Not by might, not by power, but the Spirit of the living God. Hallelujah! A man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of his. Pag walang Espiritu ni Kristo niya, alipin ka ng kasalanan, ibig ng masamang Espiritu, ikay magkasala. Romans 6:23, for the wages of sin is death. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. In order, hallelujah, praise the Lord, by kay kasalanan, ang apoy ng impyerno hintay sa iyo. Kaya malalaman natin, minmahal, ang mga reliyon sa buong daigdig, Shintoism, Buddhism, Taoism, let mga isms, pahamak lahat, hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Dahil sinabi ni Biblia, I have not given you the spirit of fear, but of power. And of love and sound mind. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! We need the Spirit of the living God. Kailangan ka magkaroon ng Spirit ng Diyos upang
magkaroon ka Panginoon laban sa kasalanan, laban sa diablo, laban sa world offers, kidnapping, killers, and murderers. Hallelujah! The moment of the Spirit of the living God, you prepare to die than to commit sin. Pilihin po ang mamatay, mamatay sa gutom, hindi ka na mag-hold up, hindi ka mag-gidnap, pilihin mong mamatay, pag may Kristo ka na, dahil yung kaligayan ay buhay na walang hanggang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! You must have the Spirit of the living God. Romans 8:9, Romans 8:16. It is the Spirit of God that beareth witness and the Spirit that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng mabait na Diyos ay magpapatunay na kay anak ng mabait na Diyos na magmana ng buhay na walang hanggang. Kapag nandiyan na siya, goodbye kasalanan. Goodbye kung kayo on fire with the Lord. Kung mainit ka sa mabait na Diyos. Totoo ang Biblia. Isaiah 41 verse 10 and 11. My son, fear not, for I am with thee. Your enemies will be as nothing. Their weapons will be as nothing. For fear of you, they will hide away from you. This is the gospel. The power of God unto salvation. Kapangyarihan ng mabait na Diyos, kung ikaw'y mapagkumbaba, ibig mo umakit sa langit, magmana ng buhay noong hanggang. Ngunit ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga mapapahamak, hindi niwala. Kamangmangan ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ako naakit ng kayamanan. Hindi ako natakot ng kayamanan. Patuloy pangaral Ebanghelyo. Ang katotohanan, ang kapangyarihan na sa atin, na tayo, mga rebagilyo, ayon sa kalaban ng mabait na Diyos, according to His will, His perfect will. Amen! Ang kaligtasan ng isang Pilipino ay mas malaga sa kayamanan sa buong mundo. Amen and amen, praise the Lord! Amen and amen, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen, mahal. Yung mga nangaral na hindi sinugo ng mabait na Diyos, sa kanila, imposible. Dahil hindi naranasan nila. Dahil hindi naman sila tinawag. Hindi sila niniwala. Hindi sila niniwala. Sa mga niniwala, itong mga himala ito ay ordinaryo lamang. Amen! Praise the Lord! Amen! For our God is a God of miracles. Ang ating mabait na Diyos ay Diyos ng himala. Purihin ang malapit. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Nakita ko na pag mayroon kang sakripisyo, manalangin, maraming maligtas sa kamay ng Diablo at sila magmamana ng buhay na hanggang. Ang karamdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, lipsy, AIDS ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang mga drug addict mapalaya sa drug addiction. Ang mga ginigilot ng mga kapwa-Pilipino na daya ng komunismo na nagtuturo ng walang Diyos. Imagine gaano katuso ng Diablo dinayang mabait na Pilipino. Tinuruan ng walang Diyos. Ang dating mabait na Pilipino, naging killer, naging murderer, naging ruthless, heartless. Nung naniwala sila na walang Diyos, sa oras na madaya ka ng komunismo, papasok ang espiritu ng demonyo. Ngunit salamat sa mabait na Diyos, hallelujah! Ito'y kapangyarihan, ang katotohanan! Hanapin ang katotohanan! Siyem ko palaya sa iyo sa pangalan ni Jesus! As a matter of fact, ang tunay na Kristiyano ay nagpapalaya sa demonyo. Mark 16, verse 16, 17, and 18. Ang tunay Kristiyano may Espiritu ng Diyos kapangyarihan. Palayasin si Satanas. Sino makatakot sa iyong NPA? Komunista. Sino makatakot sa iyong hulda? Pagkiti, kailan, madaran. Sino makatakot sa iyo? Pag mayroon kang Kristo, sila ang matatakot sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kaya pagsigaw mo sa pangalan ni Jesus, manigas kayo. Ah, manigas sila lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Kaya, rin. Isaiah kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo na pagkikinabangan at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan. Ay iyong hahatulan, ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Let us say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tingnan mo, mahal. Bakit ang mga Kastila ng mga leader ng reliyon sa Espanya 400 years ago, 300 years ago, 200 years ago, 150 years ago, ibig nila mawala ang Biblia. Sinusunog nila ito.
pati mga nisinting reliyoso natin ginigili na mga leader reliyoso sa bantang Pilipinas. Nadaya na rin ang religious leaders galing sa Espanya na kung gamitin ang logic, even 1% of 1%, you should share their teachings. Tanggihan ang turo ng mga leader ng reliyon sa Espanya na silang umaga na pasang Pilipinas, ginamit ang reliyon, hallelujah! Ginamit ang reliyon, sandata at mga kamay, yung ginawa ng kamay ng tao na kung basahin mo ang Biblia, minamahal. Number one, kalaban ng mabait na Diyos ang mga reliyon. Number one, kalaban ng mabait na Diyos dahil sa mga reliyon na yan, billions, billions and billions ay nasa apoy ng impyerno. Nisa ay walang ligtas sa pamagitan lamang ng pananampataya. Pagtanggap kay Kristo, ikay magbabago, hallelujah, na sinabi ni Nicodemo sa John 1, 2, 3, and 4. Kindly read it. Sinabi naman sa Panginoon, Nicodemus, you must be born again. Sabi ni Nicodemus, Panginoon, ako'y naniwala na ikaw sa Diyos. Hindi mo magagawa mga himala ito kung wala ang Diyos sa iyo. Magpadil itong mga bulag, maglinis ang kitungin, magbago ng tao, gawain na ng mabait na Diyos yung mga posisyon by the devil, mapalaya sa demon position, mga drug-addict, mawala ang drug-addiction, nalipin ng komunismo, mawala ang komunismo, upang sila ay maging mga anak na Diyos na magmana ng buhay ng malanggang. Amen and amen, praise the Lord, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kindly read it. From the book of John, chapter 3, verses 1 up to 5. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born of God. Kailangan ka isilang sa Diyos, sa tubig at saka Espiritu Santo. Ang pagbautismo sa tubig ay para sa mga tatanda na alam na ang kasalanan. Ang bata ay walang kasalanan. Imbinto ng Espanya, ng Roma, na ang bata ay bautisman para pagsilang sa iyo, member ka na ng Roman Catholicism. Hindi ka makalis, sealed ka na. Your doom, purifies of hell. Nakaatang ka na sa apoy ng impyerno. Ang bautisman sa Biblia ay, hallelujah, matanda, magkasalanan, or sina, you must be born again, Nicodemus, for all this man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen and praise the Lord. Anong dinala ng mga leading reliyon sa Espanya? Sandata, reliyon, by force, intimidation and coercion, by force of strength, tayo nagkape. Makita mo mahal sa Biblia, ang kaaway ng mga preachers ay hindi tao, mahal na mahal ang tao. We love the sinners, hallelujah! Ang ating kalaban ay kasalanan, ang masamang Espiritu nagbibigay ng kasalanan sa tao. Hallelujah! We love everyone! We love our enemies! We love the sinners! Amen, amen! Praise the Lord! Dahil sinabi ng Biblia, si Kristo ang hari ng pag-ibig, siya ang prinsipe ng kapayapaan, si Kristo ang kailangan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nobody cometh unto the Father but by me. Amen, amen! Praise the Lord! Dumadami ang reliyon sa buong daigdig. Lalong dumadami ang krimen. Lahat ang nakatang sa apoy ng impyerno. Kahabag-habag. Ngunit sa Church of the Living God, sa Matthew 16 verse 18, sinabi ng Panginoon, Peter, upon this rock, I'm going to build my church.
dikit sumel telat prebel ke set haleluya ake iglesia haleluya itatakku dito pito haleluya ang pinto ng impierno ng Hades hindi magtukumpay dito. Anong dala ng mga leader ng reliyon sa Espanya 400 years ago, 300 years ago, 200 years ago nila Legazpi sila Damaso sila Pigapita mga sandata kung hindi ka sasali sa Roman Catholicism patay ka Katolik Rizal, Burgos, Gumis at Zamora pare ya, Pilipino pare pinatay nila dahil ayaw maniwala sa turo nila. Turo nila. Ang turo na pinanawaan nila Rizal ay kailangan magbago ang tao. Maglingkod sa mabait ng Diyos. Hindi bautismo kailangan sa bata dahil ang bata ay walang kasalanan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Si Padre Burgos, Gumis at Zamora pinatay nila ay ayaw maniwala sa doktrina nila. Iwala sa Biblia ang doktrina nang nagdala ng Roman Catholicism galing sa Espanya. Katay dinaya. In other words, ipinagpalit ang katotohanan dahil sa mari materialism ng tunay ng mga relibang hiliw ay dala. Anong dala? Kapangyarihan. Kapag naniwala ka, magbabago ka, maging tunay kang Kristiyano sa puso sa katotohanan at pati ako ay kayo magmamana ng buhay ng hanggang. Amen and may praise the Lord. Hallelujah! Our loving God, the moment you hear the gospel and be able to believe, He will impart to you His Holy Spirit. He will empower you to cast out demons, to heal the sick, to cast out the devils, heal the sick in the name of Jesus. Ang mga ahas ay baliwala sa'yo, alakdan, halot, hidapi, kilan, mother, baliwala sa'yo, mga sandata ay baliwala sa'yo, lason ay baliwala sa'yo, sa pangalan ng Jesus. Kapag ang Kristo ay nasa iyo, sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Church of God ay powerful. Sa Biblia, unto the church of God, which is at Corinth, 1 Corinthians 1:2, sanctified in Christ Jesus our Lord, called to be saints. Ang church ay mga santo, galing sa lusak na kasalanan, katulad ni Paul, abogado, Miri Magdalene, maraming asawa, lalakiro, nung natanggap si Kristo, naging santa. Church of the living God, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Unto the church of God, which is Corinth. 1 Corinthians 1:2. Ang church ay mga tao, galing sa lusak na kasalanan, mga drug-addict, mga NP, mga hold-upit, killer, murderer, lahat ang uri ng, lahat ang uri ng kasalanan dyan. Kapag natanggap si Kristo at patuloy dumalo ng dumalo, mayroon pananampalataya, magkaroon kapangyarihan laban sa kaidim sa demonyo, maging tunay na Kristiyano, santo, santa, tagmagmana ng buhay, na walagang, amen and amen, magbabago na. Amen and amen, praise the Lord. As an expression of a deep of gratitude to our loving God. Grabe ang aking pasalamat sa pabait ng Diyos. Nung araw ako'y alipin ng kasalanan, ako'y nakatang sa apoy ng impirno. Nagkasakit ako ng insomnia. Ako'y mamatay na, ako'y mag-suicide na. Hindi ako makatulog for 6 years. May nagsabi sa akin, tangkapin mo si Kristo. Yung tagapagligtas. Ang karamdaman ay bunga ng kasalan. Sa oras, ikay maglingkos mo mata Diyos. Ang karamdaman mo, gagaling sa pangalan ni Jesus. Imposible. Walang magbabago sa atin kundi si Kristo lamang ang buhay, ang katotohanan dan at buhay na walang hanggang. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hindi alam ng aking ginigiliw sa ating bansa gano'ng pag-ibig mo ba ito Diyos na ibinigay sa aming mga puso. Marami dito na lang hindi kumakain, biblikal yan ni mahal. Dahil sa panalangin ni Moses, more or less 8 million ang ligtas sa tiyak na kamatayan. Sabi na malapaginoon kay Aaron, kapatid ni Moses, papatayin si Aaron. Bakit gumawa ng revolto? Natakot siya sa more or less 8 million ng mga kapatiran nila. Pinili siya gumawa ng revolto. Ang pare na eloquent speaker, spokesman ni Moses. Natakot, tinakot ng mga kasama
Mga kapatid ang galing sa Egypt patungo sa Kanaan habang si Moses na nalangin 40 days and 40 nights. Doon sa bundok ng Mount Sinai. Sabi na, mabait na Panginoon, Moses, umalis ka. Buksain ko lahat itong mga tao ito. Sinabi niya, ang Diyos ay Espiritu, mabait na Diyos Espiritu, sambahin siya sa Espiritu katotohanan. Siya ay papasok sa atin upang magkaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Na number one, kalaban ng mabait na Diyos ay ang mga reliyon. Nung lumuhod si Moses, nanalangin muli, 40 dias, 40 days and 40 nights, hindi kumain, hindi uminom ng tubig. Sabi ng mabait na Diyos, dahil sa iyo Moses, patawarin ko sila. Pinatawad. Amen! Praise the Lord! Ilang milyon ating mga kapatid dito minamahal sa buong Pilipinas. Mamatay na sa cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, leprosy. Lahat ng karamdaman na incredible. Nung sinabi namin, minahal, ang mabait na Diyos ay pagpapagaling ng kitong, cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ang uri ng karamdaman ay gagaling. Maglingkod kayo sa mabait na Diyos. Kung ibig niyo tumakas sa kasalanan, dahil ang kasalanan na magdala sa atin sa apoy ng impyerno. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Dumalo kayo! Dumalo sila sa Lunita, minahal. Ilang krusada namin sa Lunita, minahal. Millions, pwede millions ang gumaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Naligtas sa tiyak na kamatayan. Dati-rati, ang Diyos-Diyos sa nila ay galing sa Espanya. Dala ng mga Kastila ang mga leading reliyon. Mga batot, siminto at kahoy na manalangin ka diyan. Tumanda ka sa panalangin, di ka dinggin. Lalo kang kaputan. Magagalit siya mga Panginoon. Sa oras, tanggapin mo si Kristo. Sambahin mo siya sa Espiritu Katotohanan. Ano mang karamdaman mo after baptism in Jesus' name, ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen! And amen! Praise the Lord! May kabutihan, may kapangyarihan, may ebrinsa, may priba. You'll never trade your salvation, the truth you have found today, for a planet full of gold. Hindi magpapalit, ipagpalit ang katotohanan na matanggap mo ngayong gabi sa puno ng ginto na daigdig. Hindi mo ipagpapalit. Katunayan, kung ikay maatrasos ang malaking uras mo, i-google mo sa paglingkod sa malapang noon, negosyante ka, sasabihin mo, at panuluan mo, salita ng mabait ang Panginoon. Nung sinabi ng mabait ang Panginoon, what does the prophet man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Anong halaga sa tao ang buong daigdig na kayamanan mapas kanya? Ngunit ang kanyang kaluluwa ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! The fear of the Lord will cause you to serve Him. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the fountain of life. The fear of the Lord is to escape from the snares of death. Pagtakas sa patibong ng kamatayan, buhay na walang hanggang. May pruba, may ebidensya, may kapangyarihan, may pagbabago. Ama anghel, magbabantay sa iyo. Anghel ng mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! You're not even afraid of death like Paul. According to Paul, for me to live is Christ and to die is gain. E sinong katakutan mong demonyo? Hindi ka katakot mamatay. Ang natatakot mamatay, hindi nakatiyak na sa iyo akit sa langit. Amen! Bagay kayo nakatiyak akit sa langit, hinahanap po ang kamatayan. Ngunit ang kamatayan magtatago. Amen! Alis ang kamatayan. Alam mo, tuso siya Satanas eh. Pag ikaw born again, tiyak mo ng kaligtasan, ayaw ni Satanas mamatay ka. Pag namatay ka, tuloy ka sa langit eh. Tuloy ka sa langit. Pag pikit ang mata mo, yun ang pagdilat mo sa piling mabata din sa langit. Amen! Praise the Lord! Kapag buhay ka pa, si Satanas, mag
makispagsapalaran na baka ikay alis pagka tunay na Kristiyano, babalik ka sa buhay makasalanan. Ngunit, isang tiyak na bagay, hindi magtagumpay demonyo laban sa iyo. Hallelujah, amen, and amen, praise the Lord, hallelujah. John 8:51, if you keep on seeing, you shall never see death. Kung ingatan making salita, hindi mo makita ang kamatayan. Sabi ng mabaita Diyos, hindi mo makita ang kamatayan. Amen. Let me say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Can I read it? From the book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen. Amen. Let us say, praise the Lord. Napakasarap ulit-ulitin ng Himala. Ginawa ito ang mabait ng Diyos. His signs and wonders are wonderful. Testimonies of the Lord, Lord. Ibig niya na pag-usapan natin ang kanyang ginawang mabuti para sa atin. Dahil ang Himala, makadagdag sa ating pananampalataya. Ang binasa natin kanina, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will strengthen thee, I will help thee. I will uphold thee, the right hand of my righteousness. Hallelujah. Their weapons are as nothing. Your enemies are as nothing. For fear of you, they will hide away from you. If they will continue to fight you, they will perish. Kaya kailangan ang Kristo. Hindi sinabi, ang reliyon magdala sa iyo sa kalangitan. Sinabi ng Biblia, Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is not of his. Romans chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Minamahal, binaka malaking kalugihan. That is the worst, the greatest blunder a man can commit. If you do not save God and receive the Spirit of God, rely upon lies from the masters of deceit, from Europe, galing sa Espanya, mga leader ng reliyon, dinaya tayo ang dala ay mga sandata upang puksain tayo. Sa Biblia, ang dalang mga preachers, sandata ay espiritual. Ang maniniwala ay magbabago. Makatanggap lang ka pa rin ang mabait na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Dahil sinabi, iman must have the Spirit of God. Matanggap ang Espiritu ng Kristo. Hallelujah. May kang Kristiyano ang iyong sandata. Not carnal, but spiritual, mighty true God. To the pulling down of the stronghold of Satan, you have the Spirit of the living God, for the Spirit of God that bear witness in a spirit that we are the sons and daughters of God. Romans 8:16. Mga taga Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen! Let us say, praise the Lord! Paano matanggap mo ang kaligtasan? Paano matanggap ang kapangyarihan? Na it is a must. Natanggapin mo. Whether you like it or not. Kahit tayo na-brinwas na mga reliyon sa pong daigdig. Lahat mga isms. Sintuism. Buddhism. Taoism. Kung tayo na-conquer ng Japan for 50 years or 100 years. Sintuism ang ating reliyon. Dahil pipilitin tayo nila. Na yun ang ating reliyon ngayon. Luluhod tayo sa araw. Kung India nakakonquer sa atin for 100 years, katulad ng Kastila, nakonquer tayo, dala ang Roman Catholicism, ang dinala nila, bato, simento at kahoy. Na sa Biblia, number one kalaban ng mabait na Diyos, ang bato, simento at kahoy. Siya, huwag mo palitan siya. Siya, ang sabahin mo. Amen and praise the Lord. Kung India nakakonquer sa atin, ipilit nila ang kailang reliyon, tayo luluhod-luhod sa mga baka. Luluhod-luhod tayo sa mga bata, baka, pati pusa, pati mga daga, luhuran. Imagine what a mockery. Grabe. Pagdaya na sa Biblia minahal,
isang impiro ng buong daigdig, si King Nebuchadnezzar, utor ng pagdaya sa mga tao, psychotic o wicked king, millions ang pinagpapatay sa buong mundo. Pinilit ang mga tao lumuhod sa kanilang mga rebulto. Ngunit ang tatlong anak ng mabait na Diyos, ayaw nila. Pinili nila sunugin kaysa lumuhod sa rebulto ni King Nebuchadnezzar. Daniel chapter 3, verse 27. Minamahal, ayaw nila lumuhod. Alam nila, pagluhod sa rebulto, itapon sila bilang parusa, itapon sila mabait na Panginoon doon sa apoy ng impirno. Wala nang katapusan for ever and ever. They would be tormented day and night with worms, death, that and fire is never quenched. Imagine, minamahal, pinili na nila sunugin ng emperor na utor ng pagluhod sa mga rebulto. Kindly read it. From the book of Daniel, chapter 3, verses 16 up to 28. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hose, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, you servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth out of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their head singed, neither was their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Let us ever praise the Lord. Therefore I make a decree, whosoever will worship my gods, kung sino ang lulunod sa aking mga rebulto, putol-putulin. Kailangan ang sambahin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego na sinasamba sa Espiritu at Katotohanan diritso sa langit. You can just imagine nakita ang Himala, ang kapangyarihan mabuhay na Diyos dahil sa pananampalataya ng nasa katotohanan. Ang impiro ng buong daigdig, si King Nebuchadnezzar, ang kang ribulta ay worth billions of dollars, ginto. At buong daigdig, may mga ribulto siya minamahal na ang hindi lulunod sa kang ribulto pagkatapos sa pagtugtog ng pakakak, susunugin kapag iniluhod, ilang milyon na kang napatay. Ngunit yung nakita ng manak ng mabaitan Diyos, si Shadrach, Meshach, at Abednego, pinili nilang sunugin sa hornuhan, ang nagtapon mga sundalo ay silang nasunog, silang namatay, silang tatlo naglalakad sa apoy, hindi tinablan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ganun minamahal pag kayo nanampalataya, kapag kayo tunay na anak ng Diyos, naniwala ka sa mabait na Diyos, mga balasan data, baliwala sa iyo, wala kang katakotang demonyo, nandiyan, ikaw, si Satanas, matatakot pa sa iyo, tatakas, nang dahil sa kapangyarihan na sa iyo, si Kristo ang iyong kapangyarihan. Mark 6:10,
Kale, read it. Mark 16, verses 16, 17, in Tagalog. Sa aklat ng Marcos, kabanatang 16, talatang 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsasampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, at sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga sakit, may sakit, at sila'y magsisigaling. Tingnan mo, mahal, ipatong mo kamay mo sa may sakit, kapag naniwala ka sa Ebanghelyo, magpabautismo ka, lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad. Pero iba, ang karamdaman mo, kahit anong karamdaman, kitong, cancer, leukemia, AIDS, TB, diabetes, gagaling sa pangalan ni Jesus. After baptism in Jesus' name, Acts 2:38, mayroon nagpabautismo in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Walang gumagaling dahil hindi napatawad ang kasalanan. Baptism in Jesus' name, mapatawad ang kasalanan, matanggap ang Espiritu Santo, ligtas ka sa apoy ng impyerno at karamdaman. Ang gospel ay hindi para lamang kaligtasan sa impyerno, kundi kaligtasan sa mga hold-upers, kidnappers, killers, murderer, kasalanan, sa mga halos sa apoy ng impyerno, kaligtasan sa karamdaman, sa mga bisyo, lahat ng uri ng problema, maligtas ka. Pero iba, ikaw'y magmamana ng buhay na walang hanggang. Amen and amen. Praise the Lord! John 1:12, as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. John chapter 1, verse 12. Tanggapin mo, tapos mo makarinig ng Ebanghelyo. Tanggapin mo, marinig mo ang mabuting balita. Maniwala ka at ikaw'y magbautismo sa pangalan ni Jesus. Matanggap mo ang Espiritu ni Kristo. Espiritu mga Panginoon, Romans 8:9, Romans 8:16, Galatians 5:22, pag mayroon kang Espiritu ng Diyos at lagi kang dumadalo ka, matapat ka, you love salvation, you love God, if you love God, then you love yourself. Dahil sinabi ng babatang Panginoon, if you love me, keep my commandments, I love those who love me. Mayroon kang Espiritu ng Diyos, masunod mo ang kanyang utos. At kapag nasunod mo na, iniibig mo siya, iibigin ka niya. Imagine, the creator of the universe, iibigin ka. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. You become the apple of His eye. The moment you see the Spirit of the living God. Galatians 5:22. Dumalo ka ng dumalo, magkaroon ka ng pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Dumalo ka na dumalo, magkaroon ka ng fruit of the Spirit. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. These are the marks, the fruit, the virtues of a true Christian bound for heaven. Hindi ka nadadaan sa libingan. Pag nagkaroon ka ng 9 fruit of the Spirit, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against us, there is no law. Kaya, read it. Laban dito, walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Walang batas ng kalikasan ng kasalanan. There is the law of human nature to commit a sin and die and be thrown into hell. But the moment you have the Spirit of the living God, it will bear fruit, divine fruit of Spirit. You are over and above the law of sin and death. Ikaw ay bubble ng kalikasan ng kamatayan. Hallelujah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. Hallelujah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kalikasan ng kamatayan. Nature man is to commit a sin. Sa oras mayroon kang Espiritu ng Diyos at mayroon kang pananampalataya, mawala na ang kasalanan. Mayroon kang kapangyarihan laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Kaya barling ka, tatalbog ang bala, dali kayo akit sa langit, magmamana ng buhay na hanggang buhay, buhay, during the rapture, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord! Kaya, read it. Sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22, dadabot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandang loob,
kabutihan, kaamo at pagtatapat. Pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Against that, there's no law. Imagine man mahal. Totoo, may pruweba, may ebidensya. You're in fire with the Lord. You're serious. Inibig mo ang kaligtasan mo. Kung maaari, hindi ka na mag-absent. Katulad mga pare, during the time of St. Paul, beloved Peter, araw at gabi, kasama nila, si beloved Peter, sa catacombs. Doon may mahal mga libingan sa Israel ay nasa ilalim ng lupa. Kanal sa ilalim ng lupa, tanil, catacombs. Doon nagtatago ang mga kapatiran natin. Doon sila nagpapuri sa Diyos. Kaya pag nahuli ng Roman Catholic soldiers, ng Roman Catholic priest, sila ipapatayin. Sila ipapako sa cross. Katulad ni Kristo, mahal na Panginoon. Nakakagulat. Mismo nga pare, tutasan niya sago, ang nagpapako sa cross ng ating mabait na Panginoon. John chapter 9, verse 6. John chapter 19, verse 6. Kaya makita mo sa reliyon, min mahal, tayo nadaya, kahabag-habag. Ang ating kailangan ay si Kristo, hindi reliyon. Ang kapangyarihan, nandiyan sa atin na tayo magtagumpay laban sa kawan ng Diablo. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. For the kingdom of God is not in word, but in power, power, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, to cast out demons, to triumph over Satan, hallelujah. We have the power. Our loving God will impart to us the Holy Spirit against Satan. Sabi ng mga Panginoon, do not rejoice in this, rather rejoice because your names are written in heaven. Yeah. Amen and amen. You can overcome the devil. Pray ba, tibirinsya, na sa'yo nandiyan sa'yo. You have the Spirit of God, ang demonyo tatakas sa pangalan ni Jesus. Si Satanas, takot sa'yo pag mayroon kang Espiritu ng Diyos. Kaya, let us sing a song. These peoples of the world, till our loving, adoring Savior, you believe in Him, till Him, there is Jesus, I need you as my Savior. Forgive my sins, O Lord, cleanse me from all unrighteousness, make me a real Christian, son and daughter of God, heir of eternal life, see me and all my loved ones. Tayo may mahal, aking ginigilin mga kababayan, dito po sa Astrodome, Ordenita Astrodome. Sabi po niya, mahal, malapag noon, kailangan kita, aking tagapagligtas. Gawin mo kong tunay na anak mo, sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Patawarin po ko sa lahat aking makasalanan, sa pangalan ni Jesus. Iligtas mo ba ako? Sampun aking mamahal sa buhay,
Sa pangalan ni Jesus. Yes, my dearest Heavenly Father. In the name of my dearest Jesus, forgive your sins. Make them real Christians by heart. In the name of truth and earth of eternal life. See them all and all the loved ones. Cause them to serve you, Lord. Impart unto them thy sweet Holy Spirit. Faith in their fear and their love for thee. Father, in this I pray. In the name of my dearest Jesus, touch them, O Lord God. Let them believe, I pray. In the name of my dearest Jesus, dearest Jesus. I ask thee, Lord, in Jesus' name, in the name of my dearest Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You, by these peoples of the world, by these fellow countrymen, touch your TV screen if you believe. Tell our loving, adoring Savior that you are going to serve Him according to His will. Then cast out demons of unbelief and doubts, demons of cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS, diabetes, kidney trouble, homosexuality, lesbianism, demons of drug addiction, demons of communism, hallelujah, cast out, demons of sickness and disease, hallelujah, minamahalat, ipatong kamay ninyo sa TV screen ninyo, dito minamahal, patong kamay ninyo sa iyong katawan, palayas at tibon ng cancer, leukemia, diabetes, pagkabula, pagkapilay, hallelujah, hallelujah, demons of leprosy, kidney trouble, hallelujah, AIDS, cancer, hallelujah, diabetes, demon ng paralysis, kasat, lumayas, kasakit sa pangalan ni Jesus, be healed, in Jesus' name, be healed, in Jesus' name, demons of drug addiction, kasat, vices begun, kasat, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, as a token of our faith in our loving God, let us raise our hands, jump and shout three times, hallelujah, praise the Lord. As we jump, let us shout, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. Ang mga gumaling lang, huwag yung hindi gumaling, ang magtas ng kamay, tas ang kamay, dalawang kamay ang gumaling sa pangalan ni Jesus. Those who were healed, all of you, do not wave your hands if you're not healed. To prove without doubt that you are the sons and daughters of God, wave your hands if you're healed. Hallelujah, wave your hands. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.